usok pa lang, matatakam ka na. Yan daw ang iyong mararamdaman kapag bumisita ka sa Jensan. Dahil yan sa kaliwat kanang grill restaurant sa lungsod. Pero hindi raw tipikal na barbecue at grilled liempo ang binabalik-balikan dito. Kundi ang juicy grilled tuna belly at malasang grilled tuna panga. Pag nandito ka sa Jensan, isang malaking kasalanan kapag hindi mo natikman ang kanilang very famous tuna belly at tuna panga. Busog na ako sa mga kinakain ko, pero hindi pwedeng palagpasin ang sarap ng tuna belly ng Jensan. Oh my gosh! Ano kaya? Ano ba mas masarap, panga or belly? Kahit walang rice, sobrang sarap. Pero ako, panga person ako eh. Gusto ko yung mga singit-singit, yung nasa loob-loob. Ayan, oh, yan. Yan ang mga paborito ko. Ito, yung parang nasa singit-singit siya ng buto. Oh, heavenly. Kahit walang sauce, ang sarap niyang papakin. Oh my gosh. Iba talaga ang tuna ng Jensan. Pero sa restaurant na ito, isang buong tuna ang isinasalang nila sa baga. Tuna lechon. Sanay tayong kumain ng tuna panga at tuna belly. Pero dito sa Sarangani Highlands Garden, hindi lang belly at saka panga ang kanilang kinakain, kung hindi, one whole tuna ang lilitsunin natin ngayon. Doktora Annabel, ilang kilo po ito ng tuna? It is 45 kilos. 45 kilos, yellowfin. Yes, yes. Yellowfin tuna. Nako naman! At ang maglilitsyon nito ay si Chef Neil. Alright, Chef Neil, ano pong gagawin natin dito sa ating pasyente? Pasyente talaga. Una-una, may halaw natin itong mga ingredients natin. Ingredients natin. Una nating ilalagay ay tanglad. Tanglad, lemongrass. Lemongrass. Tapos okay. Itong onions, Bombay. Onions. Yung pula dapat. Tapos lalagyan natin isang katutak na bawang. At saka yung sibuyas dahon. Dahon ng sibuyas. Ang dami nito. Parang naglilitsyon din talaga tayo ng lechong baboy, ganyan. Pero ito, lechong tuna. Tapos laurel. Lagyan natin ng paminta na crack. Paminta. Buo. Buong paminta. Okay. Tapos asin. Yan lahat? Oo. Malaki man yung ating tuna. Sabagay, malaki naman pala yung tuna natin. Saka magtulo man yun, ma. Oo, sige. Mga pampalasa. Ma'am Annabel, bakit yun po naisipan na gumawa ng lechong tuna? In 2013 kasi, naisipan namin gumawa ng tuna, lechon, kasi just like Cebu, merong lechon Cebu, di ba? Dito sa Jensan, walang gumagawa ng tuna lechon. Since we are the home of tuna in the Philippines, naisip namin gumawa ng tuna lechon. Ipapasok natin itong mixture na ginawa natin. Saan po? Dito sa may hasang panya. Niya. At tinanggal na po natin dito yung laman malinis loob. Malinis na to. Malinis na. Hanggang sa loob ng tiyan? Ayaw po masok ang kamay ko. Baka matinig ako. Baka matinig ka. Ikaw, chef. Kailangan ipasok sa loob. Dahil sa laki at bigat ng isang buong tuna, 3 hanggang 4 na tao ang nagtutulong-tulong sa pagtutuhog nito. Siyempre, kailangan yung pagkakatuhog talagang perfect na perfect. Ayaw mong lumabas siya dito sa may ilalim. Gusto mo lalabas siya talaga ng diretso. Para. Kasi iikut-ikutin ito. Ayun, nandito na. Nandito siya, kuya. Atin yun. Yun! Ayan na po! Ayan na po! Alright! 2013 nang mag-umpisang maglitsyon ng tuna ang Sarangani Highlands Garden. Naka-6 na subok muna sila bago nila na perfect ang timpla at paglilitsyon nito. Nice! Tapos na? Okay na? Good job, kuya. Thank you, Ang. Okay. Litsyonin na to!
Habang nakasalang ito sa baga, papahiran ito ng atswete oil para manatili ang moisture at juiciness nito. After 3 to 4 hours, pwede nang lantakan ang tuna lechon. Karaniwang inaabot ng 10,000 to 12,000 pesos ang presyo ng isang tuna lechon. Depende siyempre sa laki. At narito na ang ating finished product, tuna lechon. Oh my God, Chef! Look at that! Tikman na. Okay, tikman na natin. Yan ang pinakamasarap na parte nito. Pagkatapos natin paghirapan yung pagtutuhog. Uy! Ang galing! Parang lechon din talaga, no? Tikman nga natin to. Medyo, parang kasi mahangin masyado. Naglamig na. Sarap! The best daw itong lechon tuna with different sauces. Ano po itong sauce na to? Fish sauce lang. So, pwedeng i-dip siya na gano'n. Good, good. Sinama. This what is? Pinakura. This is pinakura. So, ano to? Maanghang. Uy, ang sarap! Uy, ang anghang! Sukang pinakura. Yes. Sarap! Ito po, ano po to? Ano? Sinama. Hmm? Another vinegar. Ah, suka rin. Suka pa rin. Ah, parang mas lemony, mas ano yung flavor niya. Ito po, ano po to? Ano, lamang loob ng tuna na ginawang bagoong. Interest ng tuna. Ah, talaga? Ang tawag yan is dayok. Dayok! Lamang loob, ng tuna. Hindi ba malansa to? Hindi. Ay, ang sarap nito. Itong masarap. Ito yung masarap. Very Jensen. Dito lang ginagawa to. Okay to, ha? Hindi siya maalat na maalat, ha? Hindi. Para siyang bagoong, pero less yung alat niya. Laman loob yan ng tuna. Yes. Amazing. Tinaguri ang tuna capital of the Philippines ang General Santos City dahil sa dami ng mga naglalakihang tunang ibinabagsak dito. Nakaharap ang Jensen sa Sarangani Bay, na pangunahing daungan ng mga bangka at barkong pangisda sa Soccsaygan region. Ang Sarangani Bay naman ay konektado sa mas malawak na anyong tubig, ang Celebes Sea, na siyang breeding ground ng mga tuna. Medyo matagal-tagal na rin nagsimula yung ating industry ng tuna dito way back 1980s. Nagsimula na yung ating tuna, yung pag-boom ng tuna sa Jensen. And then hanggang ngayon naman, nakita naman natin na talagang yung industriya ng tuna fishing sa Jensen ay napakalaki na. Yung ating yellowfin tuna na ine-export natin sa Japan, sa US, sa Europe at sa iba pang bahagi ng bansa. Yellowfin tuna ang pinakasagana sa lahat ng uri ng tuna na ibinabagsak sa Jensen. Lumalaki ito ng hanggang 2 meters ang haba at hanggang 180 kilos ang bigat. Dito sa Jensen Fishport Complex, araw-araw aabot sa 30 metric tons o humigit kumulang 900 na bilang ng tuna ang ibinabagsak.